Sa nakaraan, ating pinag-aralan ang tungkol sa mga pangalan. Binigyan rin natin ng pansin ang mga uri, kasarian at kailanan nito. Pero alam mo ba na mayroong mga salita na pwedeng gamitin na pamalit at panghalili sa mga pangalan sa isang pangungusap? Handa na ba kayo mga bata? Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang tungkol sa mga panghalip. Ang pangalan ang kadalasang simuno o paksa sa isang pangungusap. Sa bawat kwentuhan na ating ginagawa, ating mapapansin na ang mga pangalan ang palaging bida. Kaya't ating napapansin na paulit-ulit na lang nating ginagamit ang isang pangalan sa bawat pangungusap na ating sinasabi. Para maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng isang pangalan, pwede tayong gumamit ng mga panghalip. Meron ka bang ideya kung ano ang panghalip? Tama, magaling mga bata! Ang panghalip ay mga salita na ginagamit natin panghalili o substitute ng mga pangalan sa isang pangungusap. Alam mo ba kung ano ang panghalip sa Ingles? Tama! Pronouns kung tawagin sa Ingles ang panghalip. Sa paggamit ng mga panghalip, ang ating mga pangungusap ay umiiksi. Pero ang kagandahan nito, hindi po nagbabago ang tinutukoy na pangalan. Kahit ibang salita ang ating ginamit, pareho lang po ang tinutukoy nito. Sige nga mga bata, tignan natin ang mga sumusunod na halimbawa. Si Alice ay aking kaibigan. Si Alice ay magaling kumanta. Kaklase ni Alice ang aking kuya. Si Alice ay isang mabuting tao. Kung mapapansin ninyo, sa apat na pangungusap, si Alice ang ating simuno. Ano sa tingin ninyo ang pwede nating gamiting panghalip na pamalit sa pangalan ni Alice? Tama! Pwede nating gamitin ang panghalip na siya at niya upang palitan ang pangalan ni Alice, lalo na sa pangalawa, pangatlo at pang-apat na pangungusap. Ngayon naman, tignan natin ang pangalawang halimbawa. Sa mga sumusunod na pangungusap, mapapansin natin na ang aking aso ang paksa o topic ng mga sumusunod. Ano sa tingin ninyo ang pwede nating gamitin panghalip para sa mga pangalang hayop? Subukan mo nga! Magaling! Pwede natin gamitin ang panghalip na ito upang tukuyin ang mga pangalang hayop. Tignan natin ang pangatlong halimbawa. Ngayon naman, ating mapapansin na sa bawat pangungusap, meron tayong tigdadalawang simuno, sina Oscar at Lito. Ano ang pwedeng gamitin nating panghalip na pamalit sa pangalan ni Oscar at Lito? Magaling! Ang panghalip na sila ang pwedeng gamitin upang tukuyin ang pangalan na dalawa o higit pa. Wow! Ang galing ninyo mga bata! Ngayon naman, ating subukang sagutan ang mga sumusunod. Sa loob ng 30 segundo, pansinin ninyo ang mga pangalan na ginamit sa mga pangungusap. Palitan ito ng naaangkop na panghalip. Handa ka na? Simulan natin!
O, tigil na sa pagsusulat. Tapos na ang oras at tignan na natin ang mga kasagutan. O mga bata, nakuha niyo ba ang tamang kasagutan? Ako ay natutuwa ngayon mga bata dahil sa araw na ito, ating natutunan ang gamit ng mga panghalip. Sa susunod nating pagkikita, ating pag-uusapan naman ang iba't ibang uri ng mga panghalip. Mag-aral ng mabuti! Paalam!